Ka-Pitik, kita nyo naman. Ready na ako para umuwi dyan sa Pilipinas. Ang kaso lang nga lang, yung eroplano na lang ang hindi ready. So, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako ma-stuck dito. So, from June 1, wala na akong work. So, hopefully, magkaroon na ng flight papunta ng Pilipinas. So, para hindi naman ako ma-stuck dito ng ganong katagal. Sana po, pag-pray nyo po ako na makauwi na rin po. Kasi hanggang ngayon, sarado pa rin po yung airport dito sa Oman. So, naghihintay pa rin po ako kung kailan siya mag-o-open. And then, nag-apply din po ako ng repatriation sa Philippine Embassy natin dito sa Oman. Galing po ako kahapon doon. And then, nag-fill up na rin po ako ng form. But ang sabi po nila, wala pa pong kasiguraduhan. Wala po silang mabigay ng eksaktong date kung kailan po magkakaroon ng repatriation. So, sana po, ipagdasal niyo po ako. Sama niyo po ako sa mga panalangin niyo na makauwi na rin po ako, masama po ako sa repatriation at magkaroon na po ng repatriation para po makasama ko na po yung pamilya ko, lalong-lalo na po yung anak ko. Gustong-gusto ko na po siya makalaro, makasama, mayakap, mahalikan. So sana po, mga Ka-Pitik, tulungan niyo po ako at ipag-pray niyo po ako, hindi lang po ako, pati po yung mga Pilipino dito sa Oman na gusto na pong bumalik dyan sa atin sa Pilipinas at gustong-gusto na rin pong makasama ang kanilang mga pamilya. So, pray for me po and pray din po sa mga Pilipino po dito sa Oman po. At ngayon mga Ka-Pitik, habang ako'y naghihintay ng aking flight, ayoko na mga boring lang dito. May ginawa ako na i-share ko sa inyo about mobile photography. Mga ilang tips, mga ilang pwede niyong gawin habang kayo na naiinip sa inyong bahay or naghihintay din ba kayo ng flight na katulad ko kaysa mag-isip tayo ng kung ano-ano. So meron akong dalawang mahalagang bagay dito sa akin dahil yung karamihan nga ng gamit ko o lahat, halos lahat ng gamit ko ay kinahumpo na. Ito lang ang tinira ko sa akin. Ito ang kasama ko ngayon sa tabi ko, sa pagtulog ko. So kaya mga Ka-Pitik, meron akong 4 tips or tips ba yun? Or meron akong apat na ginawang photography na ang ginamit ko ay ang aking cellphone lang at ang subject ko ay itong dalawa, ang Bible, ang ating Bible at ang rosary. Para mga Ka-Pitik, sabay-sabay nating panoorin kung paano ko ginawa ang photography using ang aking mobile phones, natural lights at ang dalawang importanteng bagay na to.
mga kapitik, maraming salamat po ulit sa panonood nyo, sa akin at sa pakikinig nyo. Kita nyo mga kapitik kung paano ko ginawa yung mobile photography. So nakita nyo sa mga nakaraang video ko, itinuro ko doon kung paano ng iba't ibang angulo kung paano tayo kumuha ng tamang exposure. So makita nyo dito sa ginawa ko na to, makikita nyo kung paano ko ginamit yung natural light. Ginamit ko rin syempre yung advantage ng natural light, yung sikat ng araw. So kung nakikita nyo, meron akong mga picture doon o ginawa doon na talagang itinapat ko siya kung saan yung sikat ng araw ay nando doon. So ginamit ko yung para maging isa rin siyang magandang composition. Yan mga kapitik, sana may naitulong ako sa inyo. Ngayong naka-quarantine pa rin tayo, ilan sa atin naka-quarantine. So habang naiinip tayo at naghihintay, maaari naman tayong gumawa ng mga bagay na maganda kaysa mag-isip tayo ng kung ano-ano. So God bless po sa inyong lahat. At sana po muli, humihingi po ako ng tulong sa inyo na ipanalangin niyo po ako na makauwi na at magkaroon na po ng flight. At kung bago ka lang dito sa aking channel at napadaan ka, please subscribe and click the tiny bell button para updated ka sa aking mga susunod na videos. Salamat po!